Unang-una, tungkol sa kwentong ang Sorhana. Medyo matatagalan po iyon kasi nagpapahinga pa si Lola Maricor. Ngayon kasi, may sakit siya. She's 98 years old na ngayon. Imagine, kaya walang duda na maganda ang kwento niya. Kasi totoong karanasan niya iyon noon. Maghintay lang po tayo. Kahit ako, na-e-excite din. Maraming salamat po. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent ngayon. Pastime ko ang pakikinig sa mga kwento dito. Minsan, ito ang pampatulog ko tuwing uuwi ako ng bahay sa umaga. Itong karanasan na ito ay nangyari taong 1991. First year high school ako noon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elizardo. Nakatira sa isang probinsya ng Iloilo. Itong karanasan na ito ay tumatak sa akin. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling ito. Minsan, bago ako matulog, naaalala ko bigla ang karanasan na ito. Tsaka hindi na naman ako makakatulog. Kaya nakikinig ako sa channel na ito bago matulog. Para makatulog agad kasi ang lambing ng boses. Nako, salamat po. First year high school ako noon. Yung nanay ko ay nagbebenta ng kung ano-ano sa tapat lang ng eskwelahan namin. Doon na din ako kumakain ng lunch tuwing tanghali. Nagbebenta si nanay ng banana cue, kamote cue, at juice na butong, at kung ano-ano pang mga kakanin. Yung nanay ko ay may paniniwala sa mga aswang noon. Yun bang konting tunog lang ng ibon, aswang agad para sa kanya. Minsan sobrang exaggerated ni nanay pagdating sa kababalagan. Pero minsan, nagiging totoo ang mga hinala ni nanay. Isang hapon, pauwi kami ni nanay galing sa eskwelahan. Tinutulungan ko pa kasi si nanay noon sa paglikpit ng mga gamit tuwing hapon. Tsaka sabay kaming uuwi. Napadaan kami ni nanay sa kanyang amiga sa bayan. Lakad-lakad pa kasi noon at walang gaanong mga sasakyan. May mga tricycle din naman noon kaso si nanay ay grabe kahigpit pagdating sa pera. Sabi niya, kung makakaya lang naman tumipid, gawin na lang. Para masulit ang pinagtipunan at pinaghirapan. Dumaan kami sa bayan, sa amiga niyang nagkakasakit. Sa pagpasok namin sa bahay ng amiga niyang ito, na si Tita Piling, umiiyak ang lahat. Nagulat si nanay. Parang hindi siya papasok sa loob kasi nararamdaman namin na may masamang nangyari. Pinilit ni nanay na pumasok sa bahay ni Tita Piling. At doon, nakita naming iniiyakan si Tita Piling ng kanyang mga kamag-anak. Nagsimulang umiyak si nanay. Halos lahat ng mga kamag-anak ni Tita Piling ay tahimik. At iyak lang ang naririnig ko sa loob ng bahay. Maya-maya lang, may napakalaking paro-paro ang lumabas sa damit ng amiga niya. Nagulantang ang lahat at doon pa mas tumindi ang pag-iyak ng mga kamag-anak. Pinaniniwalaan nila na ang paro-parong iyon ay ang kaluluwa ng yumaong si Tita Piling. Pagkatapos ng iyakan, nagkwentuhan si nanay at ang mga kamag-anak ni Tita Piling. Ang sabi daw, kinulam si Tita Piling. Pero ang sabi din ng iba, nang dahil sa sakit, kaya pumanaw si Tita Piling. Doon pa man kasi may iniintang sakit na si Tita Piling. At ang suspecha nila
sa kumulam daw sa kanya ay ang nakaalitan niyang tagakabilang bayan. Itong nakaalitan ng amiga ni nanay ay ang tanyag doon sa kabilang bayan na isang aswang at mangkukulam. Kung iisipin ang bagsik ng dating na ito, mangkukulam ka na, aswang ka pa. Sa paglipas ng mga oras, nakaramdam kaming lahat sa loob ng bahay na talagang may dumapo sa bubong ng bahay. Wala na ho yung bangkay ng amiga ni nanay. Kinuha agad ng funeral. Tumahimik ang lahat sa loob ng bahay at yung asawa naman ng amiga ni nanay ay kumuha ng itak at dahan-dahang lumabas ng bahay. Siguro mga alas 7 na ng gabing iyon. At bago pa man lumabas ng bahay ng asawa, sabi ni nanay, "Walang hiya ka. Napakabait ng amiga ko. Siguro, mas maganda siya sa'yo at mas mabait pa. Kaya parang patay na patay ka sa inggit." Sabi ni nanay habang nakatingin sa bubong. Walang kung ano-ano ay. Tatlong lagapak ang narinig namin sa bubong. Kumpirmado na nandoon sa bubong ang aswang. Nakikichismis siguro. Sabi pa ng nanay ni Tita Piling, isang pagsagot iyon. Ngunit may nakaakibat na galit. Ako ay natakot din ng sandaling iyon. Ngunit wala pa sa isip ko ang talagang may mangyayaring masama sa amin. Ayon pa sa nanay ni Tita Piling, nakasagutan daw ni Tita Piling ang tanyag sa kabilang bayan ng dahil sa negosyo. Mayroon kasing bigasa noon si Tita Piling sa kabilang bayan. At ang tanyag naman ay mayroon din. Magkatapat lang ang kanilang tindahan. Kaya siguro napaaway sila. Ganyan lang ang narinig ko noon sa nanay ni Tita Piling. Lumabas ang asawa ni Tita Piling habang pinagmamasdan namin siya sa loob ng bahay at kung ano ang reaksyon niya sa labas. Dahan-dahan itong lumakad at sumilip sa bubong. Sumenya siya sa amin na wala siyang nakita. O wala. Pumasok ulit siya sa loob ng bahay. At doon na nawala ang pagpaparamdam. Maya-maya lang, umuwi kami ni nanay. Hinatid kami ng asawa ni Tita Piling sa labasan. At sabi niya, "Mas mabuti siguro na mag-tricycle kayo." Sagot naman ni nanay, "Sige, pag may napadaan na tricycle, sasakay agad kami. Pero maglalakad kami habang wala pang tricycle para mas mabuti." Naglakad kami ni nanay at tinahak namin ang madilim na daan na papasok sa lugar namin. Nasa bayan kasi ang bahay ni Tita Piling. Yung bahay namin ay pasukin, kaya kinakailangan pa naming maglakad ni nanay. Sa paglalakad namin, may mga nakakasabay din kaming mga kabaryo namin. Noong sandaling iyon, nasa lima kami ang naglalakad at nagkukwentuhan kami. At ang mga kasama namin ay puro kalalakihan. Unti-unti akong nakakaramdam ng kilabot at naging maalinsangan ang paligid. Maya-maya lang, nakita ko si Tita Piling. Nakita ko siyang lumabas sa damuhan at may tinuro sa isang sulok. Napahinto din si nanay kasi umiyak ako ng todo. Yun mang takot na takot. Lumapit sa amin ang mga nakakasabay namin sa paglalakad.
tanong ng isang kabaryo namin. Uy, anong nangyayari sa inyong dalawa? Tinignan ko si nanay at nakita kong takot na takot ito at umiiyak. Ang ibig sabihin, nakita din ni nanay si Tita Piling. Naguguluhan ang tatlong kabaryo namin na nakakasabay namin sa paglalakad. Nagpatuloy kaming maglakad at nawala si Tita Piling. Tinignan ko ang tinuro ni Tita Piling at doon ko nakita ang tanyag na aswang. Doon pa ako mas sumigaw. Sumigaw din si nanay. Binanggit ni nanay ang pangalan ng tanyag. Binunot ni nanay ang itak ng isang kabaryo namin. Talagang susugudin niya ang tanyag na naroroon sa isang puno sa dinaanan namin. Nakasilip. At makikilala talaga namin siya ng dahil maliwanag ang buwan. At mayroong dalang lampara si nanay. Hindi naman malayo ang punong pinagtataguan ng tanyag sa dinadaanan namin. Yumakap ako sa isang kabaryo namin. Doon nila napagtanto na aswang na pala ang dahilan kung bakit kami nagpapanik ni nanay. Sinundan ng isang kabaryo namin si nanay habang hawak-hawak niyang itak. Maya-maya lang, lumabas sa puno ang dambuhalang gansa na kulay itim at tumatakbo papalayo. Sumigaw ang isang kabaryo namin na, "Aswa nga! Gemma, halika na dito. Umuwi na tayo." Dali-dali kaming umuwi nung sandaling iyon. Binabanggit ni nanay ang mga salitang ito habang tumatakbo. "Papatayin kita pag nakita kita." Para sa amiga ko, walang hiya ka. Galit na sabi ni nanay. Siguro tumaas yung dugo ni nanay noong gabing iyon, kaya nagalit siya imbis na matakot. Sa pagdating namin sa baryo, parang isang apoy na sumiklab ang kwento at ang mga nasaksiyan namin sa ilang mga kabaryo namin. Lahat sila ay pumunta sa amin para makichismis. Yung tatay ko noon ay lasing, kaya hindi na namin sa kanya sinabi baka ano pang gawin niya. Kinaumagahan, kinuwento namin kay tatay ang nangyari para medyo kalmado siya. Ang banta niya sa amin, kung babalik man siya dito at uulitin niya yan, hanapan niyo ko ng mapagtataguan kasi tutugisin ko talaga siya. Alam niyo, makalipas ang ilang linggo, may lumabas na balita na nagsara na ang tindahan ng tanyag sa kabilang bayan. Wala na talagang nagbebenta doon, maliban sa tindahan ni Tita Piling. Sila din ang nagbalita sa amin na nagsara na ang tindahan ng tanyag. Kasi alam na mga tao ang baho niya. Wala din naman kaming ebidensya na siyang kumulam kay Tita Piling. Noon pa man kasi, may iniindang sakit na si Tita Piling. Hindi kami makakakonkludo, makahusga agad na siyang kumulam kay Tita Piling. Baka nagkataon lang na malubha ang sakit ni Tita Piling nung gabing iyon, tsaka bumisita at nagparamdam ang tanyag nung gabing iyon para takutin si Tita Piling kasi nagkasagutan daw sila noon. Hanggang ngayon, wala na kaming balita sa tanyag na ito. Kung ano man ang nangyari noon, totoo man o hindi, wala na tayong magagawa kasi maliban sa ibang dahilan, kinakailangan na din sigurong magpahinga ni Tita Piling kasi malubha na talagang sakit niya noon pa man. Tinitiis niya lang ito. Pero pagdating naman sa aswang na nakita namin ni nanay at ng mga kabaryo namin, totoo pong nasaksihan namin iyon at si Tita Piling. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat po sa inyo. Elizardo.
ng Iloilo.